Sa video na ito ay titingnan natin ang mga hakbang para mabawi ng Pilipinas ang mga parte ng West Philippine Sea mula sa China. Hindi opsyon ang giyera dahil hindi handa ang Pilipinas. At kahit paman handa ay wala ring magagawang maganda ang giyera. Napatunayan na yan base sa kasaysayan nating mga tao. Isa na riyan ang nangyayaring giyera sa ibang bansa sa kasalukuyan. Ang tanging mga mahihirap na tao lamang ang magiging kawawa. Ngayon, ang payo ng mga eksperto ay dapat non-confrontational methods ang gagawin ng Pilipinas para mabawi ang mga teritoryo sa West Philippine Sea. Ano-ano nga ba ang mga ito? Una ay palakasin ang military forces ng Pinas. Teka lang, akala ko ba ay hindi kailangan ng giyera? Pero bakit kailangang palakasin ng military? Well, unang-una, dahil sa laki ng agwat ng military power ng Pilipinas at China, ay kaya hindi natatakot ang China na basta na lang mangangkin ng teritoryong hindi sa kanila. Dahil alam nilang hindi makakapalag ang Pilipinas militarily sa ngayon. Isipin mo na lang na kung kasing lakas lang sana tayo ng US ay hinding-hindi magtatangka ang China na mang-agaw ng teritoryo. Kailangang maya't maya ang pagpapatrol sa West Philippine Sea. Ang sabi nga ng isang eksperto, kung hindi natin kayang ipatrol ang West Philippine Sea, ay mahihirapan din tayong igiit ang pagmamay-ari natin dito. At para mas maging epektibo ang pagpapatrol ng ating mga hukbo, kailangan nila ng submarine, patrol aircraft at patrol ships na kayang tumapat sa maritime patrol vehicles ng China. In terms of modern warships naman, na purpose-built talaga, sa kasalukuyan, at the time of the creation of this video, meron ng dalawang modernong frigates ang Pilipinas, ang BRP Jose Rizal at Antonio Luna frigates. Ang dalawang modernong corvettes naman ay darating sa taong 2025 hanggang 2026. Ang offshore patrol vessels naman ay sa 2025 hanggang 2028 darating. May iba namang mga warships, pero mga pinaglumaang mga Coast Guard ships ito ng ibang bansa na kinonvert lang into warships. Meron ding tatlong batteries ng anti-ship cruise missiles, ang BrahMos. Isa ito sa pinakamabilis na anti-ship missile sa buong mundo. Meron din itong Atmos 2000 na pwedeng gamitin laban sa mga combat vessels na kayang abutin ito. Pero, hindi sapat ang mga ito para matinag ang China. Kailangan pa ng mas maraming mga kagamitan. Pero sabi ng ibang mga eksperto na kapag daw pinadala ang mga warships ng Pinas sa West Philippine Sea, ay mapipilitan din daw ang China na ipadala ang kanilang mga warships na maaaring humantong sa giyera. Malabong mangyari ang giyera dahil alam ng China na tutulungan ng US ang Pilipinas dahil sa Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa. Sa katunayan, ginawa na ito ng Malaysia para igiit ang kanilang karapatan sa kanilang karagatang teritoryo ay nagpadala sila ng kanilang mga Navy ships para magsagawa ng drill ng sila lang. Ginawa nila ito bilang sagot sa pagpasok ng 16 na Chinese military planes sa maritime airspace ng Malaysia. Ang drill nilang ito ay hindi naman nagsanhi sa giyera. Ngayon, kung hindi talaga ipapadala ang mga warships para maiwasang ma-escalate ang tensyon, ay dapat na mas paramihin pa at palakasin ang mga Coast Guard at BFAR ships. Madali lang kasing nabully ang mga barko ng BFAR at PCG
dahil maliliit ang mga ito kumpara sa mga naglalakihang Coast Guard ships ng China. Okay lang na nagtitimpi na muna ang mga hukbo natin, pero hindi rin pwede na malagay sila sa alanganin in the process. Ang sunod na dapat gawin ay magtayo ng mga infrastruktura. Ito ang mungkahi ng mga Philippine at international experts at ni former AFP Chief of Staff na si General Subihana noon. Dapat magtayo ang Pilipinas ng mga infrastruktura at pasilidad gaya ng runway, air defense surveillance, air maritime patrol facilities at detachments. Kung ang China nga na nang-aangkin lang ay nagtayo ng mga pasilidad, mas lalo na dapat gawin ito ng Pilipinas dahil tayo ang nagmamay-ari sa West Philippine Sea ayon sa batas. Sunod ay mag-imbita ng mas marami pang bansa na maglayag at lumipad sa West Philippine Sea. Ito ay ginagawa na ng mga bansa gaya ng Japan, India, US, Canada, France at Britain. Nagpapadala sila ng kanilang mga Navy ships para ipakita at ipaalala sa China na ang West Philippine Sea ay teritoryo ng Pilipinas na kung saan may freedom of navigation at freedom of overflight. Nagpahayag na ang European Union at US ng suporta sa Pilipinas. Itong pagsuporta na ito ay isang patunay na lehitimo talaga ang pagmamay-ari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sunod ay mas dalasan at paigtingin ang joint exercise. Ang Pilipinas at US ay taon-taong may ginagawang joint military exercise. Sabi ng mga eksperto, ang joint exercise ay nakakatulong para matakot ang China at para ipaalala sa kanila na nasa likod pa rin ng Pilipinas ang US. Sa katunayan, ay unti-unti na rin sumasali ang ibang bansa gaya ng Japan, Australia, France at India. Hinihimok nga ng mga eksperto na dapat magkaisa ang mga bansang inaapi ng China, kabilang na ang Vietnam, Malaysia at Indonesia. At higit sa lahat, magsampa ulit ng kaso. Ito ang suhestyon ng isang eksperto. Nakapaloob sa kasong ito ang ginawang pangbobomba ng China ng tubig sa PCG at BFAR ng Pinas. Ang paninira ng China sa mga coral reefs sa West Philippine Sea at ang pang-aagaw ng mga supplies para sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Isama na rin ang hindi pagsunod ng China sa pagkapanalo ng Pilipinas sa kaso. Sa sunod-sunod na pangbobomba ng tubig ng China sa Coast Guard ng Pilipinas, ay tuluyan ang nakita ng international community ang maling ginagawa nito. Ang dapat gawin ay ipagpatuloy lang ang pagdokumento sa lahat ng maritime abuses ng China at isa publiko para makita ng buong mundo ang kamaliang ginagawa nito at magamit ang mga ebidensya na ito ng international community sa pagsampa ng kaso laban sa China at nang tumigil na ito sa pang-aabuso. Kaya napakaganda ng ginagawa ngayon ng ating PCG at AFP na magtimpi muna dahil sinasadya talaga ng China na tayo ay i-provoke nang i-provoke para nang sa gayon ay tayo ang unang kakalabit ng gatilyo para magkaroon sila ng justifiable reason para tayo ay girahin. Hindi iyon maganda. Pero tandaan natin na ang lahat ng ito ay mahaba-habang proseso pa. Kapos pa raw ang Pilipinas sa budget kaya hindi agad nabibili ang mga kagamitang kailangan para may pagtanggol ang West Philippine Sea laban sa mapang abusong bansa gaya ng China. Magtimpi muna at dahan-dahang palakasin ang military power ng Pinas hanggang sa hindi na tayo kayang kantiin ng mapanglupig na bansa.
Make sure to share this video para malaman din ang iba. Panoorin nyo rin ang video namin tungkol sa Jose Rizal Class Frigates, HDC 3200 Corvettes at HDP 2200 OPV.